everyone, welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusubikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. Ngayon, sa vlog natin na ito, pag-uusapan natin ang pinaka masuswerteng animal zodiac pagdating sa pera. Ibibigay ko po sa inyo, ibabahagi ko sa inyo ang mga nangungunang animal symbol na maswerte pagdating sa pera ngayong 2025. Huwag na nating patagalin. Nangunguna sa listahan ay ang mga ox. Sa mga tuntunin ng kayamanan, ang yaman ng mga taong pinanganak sa Year of the Ox ngayong 2025 ay nakikitang matatag. Ang pakikipagtulungan sa mga taong pinanganak sa snake ay magiging mas matagumpay at ang mga opportunities na kumita ng pera ay makabuluhang mapapabuti ngayong 2025. Ngunit ang katatagan ay posibleng madaling magbago, kaya huwag magpakakampante. I-monitor ang paggastos at kailangan maging maingat sa pamamahala ng iyong pera o kayamanan. Ang mga taong ox na magsisimula ng kanilang sariling mga negosyo ay kailangang planuhin ang paggamit ng bawat sentimo na makatwiran at iwasan ang pagiging maluho upang hindi gumastos ng pera ng walang kabuluhan. Pangalawa sa listahan natin ay ang sheep or goat. Ang kapalaran sa pananalapi para sa mga sheep sa 2025 ay napakaganda, lalo na ang mga tinatawag natin na side wealth opportunity, yung iba pang sources of income sa pamamagitan ng mga projects, pakikipagsosyo sa ibang negosyante o di naman kaya pagkuha ng mga part-time job. Ganyan pa man, dahil sa mataas na presyon ng mga kooperasyong ito, maaari silang sumailalim sa mahigpit na mga hadlang at mga pagsubok. Sa makatuwid, dapat silang maging maingat sa bawat kasosyo upang matiyak o masiguro na ang kanilang mga interes at plano ay hindi masisira. Ang side wealth o ibang source of income para sa mga trabahante o manggagawa ay matatag ngayong taong 2025. Maaari silang kumita ng maraming pera sa pamamagitan ng partnership sa pagninegosyo at maaari silang magkaroon ng magandang kita sa kayamanan sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsusumikap tulad ng pagkuha ng part-time jobs o paggamit ng kanilang sariling talento. Pangatlo sa listahan natin ay ang mga rat. Magkakaroon ng ilang bagong opportunities para kumita ng pera ang mga rat people sa 2025. Ang mga rat people ay may tiyak na investment vision, kaya tataas ang kanilang source of income, ang flow of money. Ngunit ang kakayahan na pamahalaan ang pananalapi ng mga rat ay hindi malakas. Sa 2025, dapat maging konserbatibo pa rin ang mga taong pinanganak sa taon ng rat pagdating sa kanilang kayamanan. At pinakamahusay na huwag mamuhunan sa tinatawag natin na risky investment, mapanganib na mga investment, hindi natin alam na mga investment. Pang-apat sa ating listahan ay ang rabbit. Ang mga taong pinanganak sa Year of the Rabbit ay magkakaroon ng magandang pagdaloy ng kayamanan sa 2025. Maaring hindi nila naayos na pamahalaan ang kanilang mga pananalapi noon na naging dahilan upang hindi sila makaipon ng maraming pera. Sa kabutihang palad, sa taong 2025, matututo silang maging matipid sa pagkonsumo, kontrolin ang kanilang pagnanais na bumili, mamuhunan ng mas maingat at magkaroon ng medyo matatag na sitwasyon pagdating sa pananalapi. Panglima sa listahan natin ay ang mga dragon o mga taong pinanganak sa Year of the Dragon. Dahil sa biyaya ng mga lucky stars, magiging may kalakasan din ang pag-umlad ng kanilang kayamanan. Hanggat maaari ay dapat nilang samantalahin ang pagkakataon na ito. Bagamat may mga tulong galing sa tinatawag natin na mga lucky stars, dapat din nilang bigyang pansin upang maiwasan ang impluensya ng hindi magandang bituin, the baobay. Nirerekomenda na mamuhunan ng maingat at iwasan ang mga activities sa pag-i-invest na may mataas na panganib o high-risk investment.
Sunod naman sa listahan natin ay ang mga rooster. Ang aspeto ng kayamanan ng mga rooster sa 2025 ay may katatagan at maaari silang umani ng masaganang buhay. Makakahanap sila ng angkop ng mga project o proyekto sa paggawa ng pera at mamumuhay sa buhay na gusto nila. Ang mga taong pinanganak sa Year of the Rooster ay karaniwang hindi marunong mangasiwa ng kanilang kayamanan. Pinapayuhan na huwag silang makinig sa mga opinyon at payo ng ibang tao upang gumawa ng ilang hindi makatuwirang pamumuhunan na maaaring magdala ng malubhang panganib sa kanilang sarili. Inirekomenda din na huwag mag-invest ng basta-basta. Ang mga rooster na may mas mahusay na mga kondisyon sa pananalapi ay maaaring bumili una ng real estate o di naman kaya kung marunong kayo sa stocks upang maprotektahan ang kanilang pera. Ang panghuli sa listahan natin ay ang mga dog. Ang yaman ng mga dog sa Year of the Snake 2025 ay partikular na maganda at uunlad sa direksyon na kanilang imahinasyon. Para sa mga matatag na kita, maaring mayroon silang tiyak na pagpapabuti sa pamumuhunan at pamamahala sa pananalapi. Para sa mga empleyado o trabahanting dog, ay madalas na walang malaking tagumpay o swerte pagdating sa pera. Kailangan nilang maging down to earth at huwag mag-isip tungkol sa pagkuha ng mga shortcuts o pamamaraan para maging madali ang pagyaman. Kung hindi ay mahuhulog sila sa isang lubhang, hindi kanais-nais na sitwasyon. Panoorin po ang bawat animal zodiac forecast natin sa 2025. Para sa mga animal symbols na hindi nasali dito, huwag mag-alala at huwag matakot about na hindi kayo nasali sa pinakamaswerteng animal zodiac. Merong kapalaran na naghihintay sa inyo sa 2025. Muli, panoorin yung animal forecast ninyo. At yan po ang pinakamaswerteng animal zodiac o ang vlog natin tungkol sa pinakamaswerteng animal zodiac pagdating sa pera. Abangan ang iba pa nating animal feng shui forecast sa mga susunod nating vlogs. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay gabay po. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay at karagdagang proteksyon. At of course, karagdagang kaalaman. Basta't samahan natin ang dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin ng swerte. Higit sa lahat, para mas maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay. Importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong outlook sa buhay, at positibong disposition din sa buhay natin. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, sa inyong patuloy na pagtangkilik, at lalong-lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita tayo hanggang sa muli dito sa YouTube channel natin at sa isa ko pang YouTube channel. Ingat po always, I love you all.